Marshall Peak, Kabanata 3865. Pagpatay gamit ang hiram na kutsilyo. Tiningnang mabuti ni Yang Kai at nalaman na kilala niya talaga ang taong kakadating lang. Wala pang 3 buwan siyang nasa silid ng handyman at hindi nakikipag-ugnayan sa maraming tao. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay tiyak na isa sa kanila. Si Siang Yong iyon, ang taong humabol kay Dayu sa palengke at humarang sa kanya sa labas ng palengke. 2 beses na niya itong nakita at 1 beses lang nakipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na ang taong ito ay simple ang pag-iisip at dominante. Kaya, ang halamanan na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Siang Yong. Bakit siya dinala ni Zhou Xing dito? Naguguluhan si Yang Kai. Sa kabilang banda, nakita rin ni Siang Yong si Yang Kai at nanlaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at itinuro si Yang Kai gamit ang isa pa. Ikaw. Ikaw. Parang nakita-nakita sa isang lugar dati. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang plaza ng lungsod. Sa paalala na ito, biglang natauhan si Siang Yong. O sige, ikaw pala. Naalala ko na. Kilala mo siya. Malamig na tiningnan siya ni Zhou Xing. Nang marinig niya ito, tumingin siya sa isa't isa at isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi. Umiling si Siang Yong at lumingon kay Zhou Xing. Steward Chow, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Inilagay ni Zhou Xing ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi. Narito ako para ipaalam sa iyo na simula ngayon, ang iyong taniman ay nasa pamamahala ni Yang Kai. Bumuka ang bibig ni Siang Yong nang napakalawak na maaaring magkasya sa isang kamao. Tulala siyang nakatayo doon at matagal na hindi nakabawi sa kanyang pagkagulat. Natigilan din si Yang Kai. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Ito ay isang magandang bagay para sa sinumang handyman. Napakaliit ng halamanan na pinangangasiwaan niya at kakaunti ang mga punong namumunga. Kung saan man, kumita na siya ng malaki. Ito rin ang dahilan kung bakit niya hiniling kay Old Fang na bigyan siya ng regalo. Gayunpaman, nasaktan niya si Zhou Xing. Paano siya hahayaan ni Zhou Xing na magkaroon ng madaling panahon? Kahit na wala siyang gagawin sa kanya ng lantaran, may magagawa pa rin siyang patago. Hindi kaya may mali sa lupain ni Siang Yong. Habang iniisip niya iyon, bigla niyang napagtanto na walang problema sa lupain ni Siang Yong. Ang mga aksyon ni Zhou Xing ay may mas malalim na kahulugan. Sa kabilang banda, si Siang Yong ay nag-alinlangan sandali at napakamot ng ulo. Hehe, Steward Chow, ano ang sinabi mo? Parang hindi kita narinig ng malinaw. Sinabi ni Zhou Xing sa bawat salita. Mula ngayon, ang lupang ito ay sasakupan ni Yang Kai. Naririnig mo ba ako? Parang pusa agad si Siang Yong na naapakan ang buntot. Nombok ang mga ugat sa noo, at tinuro niya si Yang Kai gamit ang makapal niyang daliri. Siya, bakit? Malamig na tinignan siya ni Zhou Xing. Dahil ito lang ang order ko, sapat na ba? Ano, hindi mo ba inilalagay ang katiwala na ito sa iyong mga mata? Habang nagsasalita siya, ang aura ng isang eksperto sa Heaven Opening Realm ay dahan-dahang kumalat. Naramdaman ang pressure na ito, ang galit na si Siang Yong ay huminahon ng kaunti. Ngumiti siya at sinabing, hindi, Steward Joe, paano nang ahas ang siyang na ito, hindi ka ba nilagay sa mata niya? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa usaping ito? Saan hindi sapat ang ginawa nitong siyang? Bakit bigla mo nalang gustong kunin ng iba ang teritoryo ko? Wala itong kinalaman sa iyo. Ikinulong din ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabing, Steward Chow, dahil nag-aatubili si Brother Siang, bakit hindi nalang natin ito kalimutan? Ang aking lupain ay medyo maganda, hindi na kailangang baguhin ito. Ngumisi si Zhou Xing, hindi sa iyo ang magpasya kung babaguhin ito o hindi. Hindi ito itatago sa iyo ng katiwalang ito. Sinabi ito ni Brother Do, kaya ngayon, gusto mo man itong baguhin o hindi, kailangan mong baguhin ito. Natahimik si Yang Kai. Nagtataka siya kung bakit nasangkot si Dorofeng sa maliit na bagay na ito. Hindi ba't siya ang alagad ng apoy? Konsol ng Spiritland. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Zhou Xing, hindi ito maaaring magkamali. Hindi kaya dahil tinulungan niya siyang mangulekta ng Scarlet Firmament Golden Flame ilang araw na ang nakalipas. Kumurap ng 1 beses si Siang Yong. Inutusan siya ni Master Do na sakupin ang aking teritoryo. Kung ganoon talaga, wala siyang masabi. Masisisi lang niya ang sarili niya dahil sa hindi niya gusto ni Dorofeng. Sinabi ni Zhou Xing, hindi niya ginawa. Kung gayon bakit ito ang aking lupain? Hindi masaya si Siang Yong. Pagkatapos sabihin iyon, hinaila niya ang braso ni Zhou Xing at hinaila siya sa malayo. Tumagilid siya at may ibinulong sa kanya. Si Yang Kai ay masyadong tamad na mag-eavesdrop. Kung gagawin niya, matutuklasan siya, kaya hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nakita lang niya si Siang Yong na walang katapusang bumubulong.
Paminsan-minsan ay humihiling si Jozing. Lumingon si Siyang Yong para tingnan si Yang Kai. Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi inaasahan ang bagay ngayon. Si Steward Chow ay mas malakas kaysa sa kanya at may mas mataas na katayuan. Wala siyang magawa sa kanya, kaya si Yang Kai lang ang masisisi niya. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Paminsan-minsan, tumangala siya sa langit at pagkatapos ay bumaba sa lupa. Hindi niya nilinggan si Siyang Yong na ikinagalit niya ng husto. Dahil dinala ni Jozing si Yang Kai dito ngayon, nangangahulugan ito na gumawa na siya ng arrangement. Kahit anong sabihin ni Siyang Yong, wala siyang magagawa. Oo nga, pagkatapos ng 30 minutong pag-uusap ng dalawa, lalong naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Siyang Yong. Sa isang punto, iniwan niya si Jozing at sumugod kay Yang Kai. Ikinumpas niya ang kanyang kamao sa kanya at mabangis na sinabi, "Bata, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, pumunta ka kay Steward Chow at sabihin sa kanya na hindi mo gusto ang lupaing ito. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon." Napabuntong hininga si Yang Kai. Nilampasan niya si Siyang Yong at sumulyap kay Jozing. Nang makita ang kanyang masamang ngiti, alam niyang tama siya. Gustong pumatay ni Jozing gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Kung gusto niyang pumatay gamit ang hiram na kutsilyo, syempre hindi niya ito papayagang gawin ang gusto niya. Sabi niya, "Brother Siyang, wala akong magagawa dito. Inosente ako. Kanina lang ako kinaladkad dito ni Steward Chow. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero dahil nakapagdesisyon na si Steward Chow, imposibleng magbago ang isip niya. Paano ba naman ito, ako na ang bahala sa lupaing ito para sa iyo. Kung mayroong anumang mga benepisyo o kontribusyon, maaari mong kunin ang lahat. Ano sa tingin mo?" "Wala," dumura si Siyang Yong. "Yung Feng Shui Land ko, kahit magkano ang ibigay mo sa akin, hindi ko ipagpapalit." Muntik nang mabulunan si Yang Kai. "Anong uri ng Feng Shui Land ang naroon sa isang halamanan? Hindi ba ito ay pareho sa lahat ng dako? Ito ay isang bagay lamang ng laki. Maaari mo rin kunin ang kita sa aking lupain." Dagdag ni Yang Kai. Ikinaway ni Siyang Yong ang kanyang malaking kamay, halos tumama sa mukha ni Yang Kai. "Sabi ko, kahit magkano ang ibigay mo sa akin, hindi ko ipagpapalit. Bilasan mo at ayusin mo to." Galit na galit si Yang Kai kaya natawa siya. Pakiramdam niya ay sapat na ang ginawa niyang konsesyon. Mas gugustuhin niyang isuko ang kita mula sa 2 kapirasong lupa upang mapanatili ang kapayapaan. Si Siyang Yong talaga ang utak ng oso. Hindi niya alam kung bakit siya nahuhumaling sa kanyang lupain. Hindi gustong sayangin ni Yang Kai ang kanyang hininga sa ganitong saloobin. Hindi siya mapakali na kausapin siya. "Bakit ba ang dami mo pang pinag-uusapan? Kung wala ka ng gamit, sumama ka sa akin." Hinimok ni Jozing mula sa hindi kalayuan. Lumingon si Siyang Yong at may gustong sabihin, ngunit nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Jozing, alam niyang walang kwenta ang sasabihin. Kaya lang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pinandilatan niya si Yang Kai at sinabing, "Maghintay ka lang, babalik ako." Habang papalayo si Jozing, lumingon siya sa likod ng 3 beses. Puno ng pagbabanta ang mga mata niya. Napatikip lamang si Yang Kai sa kanyang labi nang mawala ang dalawa sa kanyang paningin. Maganda ang galaw ni Jozing. Ginamit niya ang pangalan ni Du Rufeng para masaktan ang isang tao ng walang dahilan. Bukod dito, ito ay isang taong mukhang napakahirap pakitunguhan. Kahit ikalat ang bagay na ito, nasa tama pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, para sa isang odd job worker, ito ay isang pagpapakita ng kabaitan. Walang makapagsasabi tungkol dito, ngunit sa katotohanan, ayaw ni Yang Kai na baguhin ang kanyang teritoryo. Ang nakatagong panganib sa kanyang orihinal na teritoryo ay nalutas na. Mayroon din siyang Diyos ng Fortune, si General Si Chen. Hindi niya kailangang umasa sa ani ng halamanan tulad ng ibang mga manggagawang kakaiba. Kung ihahambing, mas pinili niya ang kanyang sariling kapirasong lupa. Ito ay maliit at hindi nangangailangan ng maraming enerhiya upang alagaan ito. Higit sa lahat, nasa tabi ito ni Old Fang. Kapag siya ay naiinip, maaari siyang uminom kasama si Old Fang at maglaro ng chess. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari na lamang niyang kunin ang mga bagay habang ito ay dumating. Ang taniman na ito ay mas malaki kaysa sa dati niyang halamanan. May kubo ding pawid sa tabi nito. Napakaganda ng konstruksyon. Masasabi ni Yang Kai sa isang sulyap na hindi ito gawa ng oso na iyon na si Siyang Yong. Ito ay malamang na naiwan ng isa sa mga odd job na manggagawa na nag-aalaga ng mga puno ng prutas. Si Old Fang ay mayroon ding sariling kubo. Ang dahilan kung bakit wala si Yang Kai dati ay dahil ang halamanan ay masyadong maliit at walang sapat na espasyo para magtayo nito. Kung hindi, magkakaroon siya ng sariling kubo. Pagkatapos ng lahat, ang mga odd job na manggagawa ay kailangang manatili sa taniman ng halos 1 buwan.
Bagamat hindi naman big deal ang matulog sa open, mas maganda pa rin kung may matutuluyan. Itinulak ni Yang Kai ang pinto at pumasok. Tinamaan siya ng alikabok sa mukha at muntik na siyang mabulunan. Hindi siya nakaimik. Gaano nakatagal mula nang pumasok ang oso na iyon sa kubo? 3 pulgada na ang kapal ng alikabok sa loob. Ginamit niya ang kanyang pamamaraan sa paglilinis ng kubo at kumuha ng ilang mesa at upuan mula sa kanyang space ring. Mas presentable na ang kubo ngayon. Naka-crossleg sa kama, kinuha ni Yang Kai ang token at hinawakan ito sa kanyang kamay. Bago umalis si Zhou Xing, ipinagpalit niya ang kanyang token sa kay Xiang Yong. Ang mga token sa bawat teritoryo ay magkakaiba. Sa pamamagitan lamang ng pagpino ng token malalaman ni Yang Kai ang mga detalye ng halamanan na ito. Natural na pinino ni Yang Kai ang token sa lalong madaling panahon. Ang mga pangyayari ngayon ay naging mas mapagbantay siya. Nadama niya na kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap upang maiwasang bigyan si Zhou Xing ng isang bagay na magagamit laban sa kanya. Ang mga token ay espesyal na ginawa para sa mga odd job na manggagawa sa Fire Spirit Land. Dahil madalas silang nagpalit ng mga may-ari, hindi naging mahirap na pinuhin sila. Wala pang isang oras, ganap na napino ang token. Ipinadala ang kanyang Divine Sense dito, pinitik ni Yang Kai ang kanyang dila. Mukhang maganda ang kalagayan ni Xiang Yong kanina. Kahit na ang halamanan na ito ay hindi partikular na malaki, ito ay hindi bababa sa kalahati ng laki ng Old Fang. Ang bilang ng mga puno ng prutas ay halos kalahati din. Ang mga detalye ng bawat puno ng prutas ay hindi makikita sa token, kaya't isa-isa lamang itong tinitingnan ni Yang Kai kung may kailangan ba siyang bigyang pansin. Umalis sa kubo, naglakad-lakad si Yang Kai sa paligid ng kanyang taniman, sinisiyasat ang bawat puno ng prutas. Sa pagtingin sa paligid, natuklasan ni Yang Kai na si Xiang Yong ay medyo pabaya sa pag-aalaga ng mga puno ng prutas. Maraming mga lugar kung saan hindi siya gumawa ng magandang trabaho. Hindi alam ni Yang Kai kung paano nakuha ni Xiang Yong ang napakalaking teritoryo. Kung si Old Fang ang mag-aalaga sa parehong halamanan, tiyak na siya ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa kay Xiang Yong. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi dahan-dahang itama ang kanyang mga pagkakamali. Pagkaraan ng isang araw, sobrang abala si Yang Kai. Namiss niya ang sariling kapirasong lupa, ngunit sa kabutihang palad, tama ang bilang ng mga prutas sa mga puno ng prutas. Marshall Peak, Kabanata 3866. Medyo nakakatuwa. Kinabukasan, nagpatuloy si Yang Kai sa pagpapatrolya sa kanyang taniman, pag-aalaga sa mga puno ng prutas. Habang nanghuhuli siya ng mga insekto para sa mga puno ng prutas, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumawag mula sa hindi kalayuan. Yang Kai. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang magandang figure na nakatayo hindi kalayuan mula sa nagniningas na pulang background. Nagtataka siyang nakatingin sa kanya, puno ng pagkalito ang magagandang mata nito. Little Dayu, natuwa si Yang Kai, bakit ka nandito? Lumapit si Dayu at tumingin sa paligid. Itatanong ko sana sa'yo, bakit ka nandito? Hindi ba ito ang taniman ni Xiang Yong? Akin na ito ngayon. Ngumiti si Yang Kai, pagkatapos ay nagpakita ng pag-unawa. Nandito ka rin. Tinuro ni Dayu ang gilid. Tumanggaw si Yang Kai. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay may magandang feng shui, kaya iyon ang dahilan. Anong magandang feng shui? Hindi naintindihan ni Dayu. Wala lang. Umiling si Yang Kai at hindi nagpaliwanag. Nang marinig niya kahapon si Xiang Yong tungkol sa magandang feng shui, naramdaman niyang kakaiba ito at hindi niya alam kung ano ang maganda sa lugar na ito. Sa pagkikita nila ni Dayu ngayon, sa wakas naintindihan na niya. Para sa iba, maaaring hindi gaanong naiiba ang lugar na ito sa ibang mga lugar, ngunit para kay Xiang Yong, walang mas magandang lugar sa buong halamanan. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng ganoong kalakihang reaksyon nang gustong baguhin ni Zhou Xing ang kanyang teritoryo kahapon. Bukod dito, nang sumama si Zhou Xing sa kanya, hindi niya ito nakita. Malamang ay ginugulo niya ang Dayu at ginugugol ang halos lahat ng oras niya sa kanya. Paano niya aalagaan ang ganoon kalaking halamanan? Maipaliwanag din ang alikabok sa maliit na bahay. Wala na siguro siyang oras para bumalik sa maliit na bahay. Mula sa hitsura nito ngayon, ang pagpili ni Zhou Xing na gumamit ng kutsilyo ng ibang tao upang pumatay ay hindi basta-basta, ngunit partikular na nakatarget. Tiyak na alam niya ang nararamdaman ni Xiang Yong para sa Dayu, at sadyang hiniling sa kanya na pumalit sa kanya. Kakaiba kung hindi siya galit ni Xiang Yong ngayon. Anong ginawa ni Xiang Yong? Bakit mo sinasakop ang lupaing ito? Naguguluhan si Dayu. Mapait na ngumiti si Yang Kai. Mahabang kwento, pagkatapos ay maglaan ng oras. Kinagat ni Dayu ang labi niya at ngumiti. Dahil walang magawa at pamilyar sila sa isa't isa, sinabi ni Yang Kai sa kanya ang lahat ng nangyari.
Tinakpan ni Dayu ang kanyang bibig sa gulat nang marinig niya na natagpuan ni Yang Kai ang pang-apat na ranggo na Scarlet Sky Golden Flame. Si Yang Kai, na gumawa ng napakalaking kontribusyon, ay hindi lamang binigyan ng gantimpala ni Dorofeng ngunit inilipat din sa halamanan na ito. Gayunpaman, nasaktan niya si Zhou Xing at ngayon ay si Xiang Yong. Ito ay talagang isang pagpapala at kapahamakan. Napakaganda ng buhay mo. Ang mga mata ni Dayu ay nakakurbo sa mga gasuklay habang nakangiti ito. Si Yang Kai ay nakapikit sa kanya. Bakit pakiramdam ko natutuwa ka? Hindi, hindi. Nagmamadaling iwinagayway ni Dayu ang kanyang kamay. Totoo, hindi pa ako nakakita ng isang handyman na gumawa ng napakaraming gulo sa loob lamang ng ilang buwan. At hindi ito ang bagay ng general. Naglabas ng blue flame silkworm si Dayu at ipinakain ito sa general. Kinain ito ng general ng tamad at hindi siya ginantimpalaan. Sa tingin mo ba gusto kong gawin ito? Galit na galit si Yang Kai. Minsan, kahit ayaw niya, babagsak pa rin ang gulo mula sa langit. Hindi bale. Ayon sa sinabi mo, malaki ang naging kontribusyon mo noon. Natatakot ako na baka iba ang tingin sa iyo ni Master Do at gusto kitang i-promote. Kaya kahit na hindi ka gusto ni Zhou Xing, wala siyang magagawa sa'yo. Siyempre ang premise ay hindi ka masyadong nagkakamali. Kahit na, si Zhou Xing ay hindi madaling pakisamahan. Ang bagay ni Xiang Yong ay nagpapakita na. Bahagyang tumanggaw si Dayu. Pagpatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Xiang Yong, ang lalaking iyon. Mukhang sumakit ang ulo niya dahil kay Xiang Yong. Huwag kang mag-alala. Kung dumating si Xiang Yong na naghahanap ng gulo, babalaan ko siya. Huwag mong gawin yan. Kung talagang darating siya na naghahanap ng gulo, lalo ka lang magpapasama. Mabilis siyang pinigilan ni Yang Kai. Noong huling pagkakataon, nakita siya ng itim na oso na iyon at si Dayu na magkasamang pumunta sa shopping district at hinaranggan pa nila ang kanilang daan pabalik. Kung may ibang ginawa ang Dayu, magiging dahilan lamang ito ng hindi pagkakaunawaan ni Xiang Yong. Totoo yan, sumimangot si Dayu. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Wala, nagkibit-balikat si Yang Kai. Tama, ilang blue flame silkworm ang nakuha mo nitong mga araw na ito. Ibigay mo sa akin ngayon. Oo naman. Ibinigay ni Dayu ang blue flame silkworms kay Yang Kai. Tinapik ni Yang Kai ang general sa kanyang ulo. Oras na para kumain. Kahit na alam ni Yang Kai na hindi ito pababayaan ni Xiang Yong at tiyak na darating para maghanap ng gulo, hindi niya inaasahan na darating siya ng ganoon kaga. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Dayu, ang itim na oso ay bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ni Yang Kai. Napakurap si Yang Kai sa kanya. Brother Xiang, nandito ka. Nag-aapoy ang mga mata ni Xiang Yong. Maghintay ka lang, pagbabayaran kita mamaya. Iniwan ang mga masasakit na salita na ito, nagmamadali siyang pumunta sa taniman ng Dayu. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Yang Kai ang isang kaguluhan at ang mga sigaw ng sakit ni Xiang Yong na nagmumula sa kailaliman ng halamanan. Ilang sandali pa, bumalik si Xiang Yong na duguan ang ilong at namamaga ang mukha. Bagamat siya ay nasa isang malungkot na kalagayan, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kasiyahan. Diretso siyang naglakad palapit kay Yang Kai at tumingin sa kanya. Bata, may alak ka ba? Si Yang Kai ay hindi tumingin sa kanya, natatakot na siya ay tumawa ng malakas. Casual niyang inilabas ang isang garapon ng alak at iniabot. Binuksan ni Xiang Yong ang wine seal at nilagok ang kalahating garapon ng alak bago siya dumighay sa kasiyahan. Tumanggaw siya at sinabing, bata, ang ganda ng ugali mo. Tanong ni Yang Kai habang abala ang sarili. Hindi ba kailangan ni Brother Xiang na alagaan ang halamanan? Bakit nagkaroon ka ng oras para pumunta dito? Dumura si Xiang Yong sa lupa. Tinatawag mong halamanan ang lugar na iyon. Nakikita ko ang lahat sa isang sulyap. Napakaliit nito at tinatamad akong mag-alaga, kaya ipinaubaya ko ang lahat sa isang matandang malapit. Lumingon si Yang Kai sa kanya. Ang matandang iyon ba ay Old Fang? Oo, siya iyon. Tumanggaw si Xiang Yong. Nagtanong din siya tungkol sa iyo. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa iyo. Mukhang maganda ang relasyon niya sa iyo. Noon lang naalala ni Yang Kai na nakalimutan niyang sabihin kay Old Fang na ligtas siya. Kahapon, siya ay dinala ni Zhou Xing sa hindi malamang dahilan at pagkatapos ay direktang pinasok sa lugar na ito. Wala na siyang oras para bumalik, kaya malamang nag-aalala si Old Fang sa kanya. Kung ganoon ano ang sinabi mo? Ngumisi si Xiang Yong. Bakit ko sasabihin sa kanya? Hindi na kay Mick si Yang Kai. Kinuha niya ang communication device kay Old Fang at nagpadala ng mensahe. Agad siyang nakatanggap ng sagot na nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyari. Makikita na hinihintay siya ni Old Fang na makipag-ugnayan sa kanya nitong nakaraang dalawang araw. Hindi masasabi sa kanya ni Yang Kai ang mga detalye kung hindi niya ito nakilala ng harapan. Masasabi lang niyang huwag mag-alala at ayos lang siya. Sasabihin niya sa kanya kapag nagpapahinga siya.
Pagkatapos ng ilang salita kasama si Old Fang, iniligpit ni Yang Kai ang aparato at tumingin kay Siang Yong. Talagang sinaktan niya siya. Hindi masama ang lakas ni Siang Yong, kaya hindi dapat nagpigil si Dayu. Sanay na ako. Hindi naman ito malaking bagay. Napangiti si Siang Yong. Si Yang Kai ay puno ng paghanga. Si Brother Siang ay talagang isang santo ng pag-ibig. Ano ang alam mo? Ngumuso si Siang Yong, punong-puno ng amoy ng alak ang bibig. Kung hindi dahil kay Dayu, namatay na ako maraming taon na ang nakakaraan. Sa kanya ang buhay ko, paano kung bugbugin niya ako ng ilang beses? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Iniligtas ni Miss Dayu ang buhay ni Brother Siang. Ngumuso si Siang Yong, wala akong masasabi sa iyo. Bakit ang dami mong tanong? Nagkwekwentuhan lang tayo, wala namang magawa eh. Kumunat ang noo ni Siang Yong at nag-isip sandali. Mukhang naisip niya na may katuturan ang mga salita ni Yang Kai, kaya medyo lamambat ang kanyang ugali. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit hindi ako gusto ni Dayu? Ano bang nagawa kong mali? Paano ko malalaman kung ako ang tatanungin mo? Dapat mong tanungin ang Dayu. Isa pa, ang pag-ibig ay isang bagay sa pagitan ng dalawang tao. Ano ang silbi ng pagiging mainit sa isang tao? Masyado bang masikip? Tanong ni Yang Kai. Anong masikip? Umirap si Siang Yong. Masyado kang itinulak. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Pag-isipan mo ito mula sa ibang pananaw. Kung ang isang babae ay gumugulo sa iyo sa buong araw at hindi ka binigyan ng anumang oras upang huminga, ano ang mararamdaman mo? Maganda ba siya? May pagkakaiba ba? Sa pagkakataong ito ay si Yang Kai naman ang tumitig. Siyempre may pagkakaiba. Ngumuso si Siang Yong. Kung maganda siya, gagawin ko siya agad at gagawin ko siyang babae. Kung pangit siya, bibigyan ko siya ng ilang suntok at sipa. Eh, bata, sinasabi mo bang pangit ako? Paano ako pangit? Matigas na sinabi ni Yang Kai. Si Brother Siang ay napakabayani at pambihirang tao. Paano ka maiuugnay sa salitang pangit? Malamang si Dayu ay hindi marunong magmagpahalaga ng kagwapuhan mo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit masakit ang kanyang konsensya. Pinaikit ni Siang Yong ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin, masama ang lasa ni Dayu. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, Brother Siang, pakiusap, may gagawin pa ako. Direktang tinapik ng palad ang balikat ni Yang Kai, kaya napayuko siya. Sinabi ni Siang Yong, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Mag-usap tayo ng malinaw. Pag-usapan ang tungkol saan. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin, paano ko gagawin si Dayu na sundan ako ng kusa? Hanggat tulungan mo ako sa pagkakataong ito, hahayaan kong lumipas ang nakaraan. Kalokohan, paano kita matutulungan? Bahala ka, okay. Si Yang Kai ay talagang hindi nakaimik. Ngunit ang pagtingin sa posture ni Siang Yong, kung ginawa niyang magsabi ng kahit isang bagay, hindi ito magtatapos ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi niya. Bakit hindi mo subukang magpakipot? Nagningning ang mga mata ni Siang Yong. Lamingga-lingga siya saglit at palihim na sinabi. Paano ako magpapakipot? Hininaan din ni Yang Kai ang kanyang boses. Nakita ko si Brother Siang na nang-aasar sa Dayu noon. Dapat sanay na siya na araw-araw mo siyang pinupuntahan. Sa ganitong mga kalagayan, kung bigla kang huminto sa pagpunta sa kanya, magiging kakaiba ba siya? Iisipin ba niya ang pinagkakaabalahan mo? Nagkaroon ba siya ng isang uri ng pinsala? Hanggat nasa kanya ang mga iniisip, magsisimula siyang magmalasakit sa iyo. Ang mga lalaki at babae ay pareho. Ang hindi mo makukuha ay ang pinakamahusay. Kung ikaw ang magkukusa na manatili sa kanya, hindi niya malalaman kung paano ka mamahalin. Nayanig ang puso ni Siang Yong. Namula ang mukha niya na para bang ini-imagine niya ang magandang tanawin sa hinaharap. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, gagana ba ito? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Gayunpaman, ito'y walang talo. Kung hindi ito gumana, mag-iisip tayo ng ibang paraan. Sige. Naikuyom ni Siang Yong ang kanyang kamao at tinamaan ang kanyang palad. Gawin natin ang sinasabi mo. Kailan tayo magsisimula? Walang oras tulad ng kasalukuyan. Gawin na natin ngayon. Mabuti. Lumayo si Siang Yong. Kung gayon, babalik muna ako. Kung tatanungin ako ni Dayu mamaya, tandaan mong sabihin sa akin. Marshall Peak, Kabanata 3867. Pabor. Habang pinapanood si Siang Yong na umalis, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Hindi niya talaga akalain na ganoon kadaling lokohin ang lalaking ito. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng dalawang araw ng paglilibang, dumating muli si Siang Yong. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai sa tuwing nakikita siya. Dahil hindi siya makaiwas ay binati na lang niya ito. Brother Siang, nandito ka. Si Siang Yong ay sumugod sa kanyang harapan, tumingin sa paligid, at nagtanong sa mahinang boses.
Paano ito? Paano ito? Anong ibig mong sabihin, kamusta? Naguluhan si Yang Kai sa kanyang tanong. Tinanong ba ako ni Little Dayu? Namiss niya ba ako? Umiyak ba siya at sumigaw na gusto niya akong hanapin? Ah. Sa pagtingin sa kanyang umaasam na mukha, hindi makayanan ni Yang Kai na sabihin sa kanya ang totoo. Masasabi lang niya, hindi ako sigurado. Hindi ko nakita si Miss Dayu nitong dalawang araw. Kagagaling ko lang dito at abala sa pag-aalaga ng taniman. Basura, napakunot-noo si Siyang Yong kay Yang Kai. Bakit hindi ka magtanong sa paligid? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang taong walang silbi? Napaawang ang bibig ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Umiling si Siyang Yong, magtatanong ako sa aking sarili. Pagdaan kay Yang Kai, dumiretso siya sa taniman ng Dayu. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig muli ang pamilyar na tunog ng Siyang Yong na sumisigaw sa sakit. Ilang sandali pa, napaatras si Siyang Yong na may bagbog na ilong at namamaga ang mukha. Puno ng dugo ang ilong at bibig niya. Si Yang Kai ay nanginginig sa takot. Naglalakad sa harap ni Yang Kai, galit na sinabi ni Siyang Yong. Anong klaseng kalokohan ang ideyang iyon? Hindi ito gumana, lalo akong tinamaan ni Dayu. Bumantong hininga si Yang Kai. Brother Siyang, may isang bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Malamig na ngumuso si Siyang Yong at pinunasan ang dugo sa ilalim ng kanyang ilong. Maraming isda sa dagat. Tumawa si Siyang Yong. Bagaman maraming babae sa mundo, napagpasyahan ko si Little Dayu sa buhay na ito. Maliban kay Little Dayu, kahit na ang pinakamagandang babae sa mundo, nakatayo sa harap ko, hindi ko siya bibigyan ng pangalawang tingin. Ito ay itinadhana mula sa sandaling na iligtas niya ako. Siya ang nakatadhana na maging babae ko. Kung sino man ang manggawas na magkaroon ng ideya tungkol sa kanya, kakainin ko ang kanilang laman at inumin ang kanilang dugo. Nang marinig ito, namangha si Yang Kai. Talagang hindi niya inaasahan na si Siyang Yong ay sobrang nalilibyugan. Kaya lang medyo nakakainis ang paraan niya sa paghabol sa isang babae at nakakabahala ang IQ niya. Ngunit pagkatapos ay muli, kahit medyo may galit si Siyang Yong, maganda ang pakikitungo niya sa Dayu. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon kasaya sa tuwing napapalo ng ganito. May ideya ka ba tungkol kay Little Dayu? Biglang ibinaling ni Siyang Yong ang kanyang ulo at marahas na tinitigan si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabantang liwanag, na parang nang-ahas si Yang Kai na magbitaw ng isang salita, agad siyang mawawalan ng buhay. Mahigit 2 buwan ko palang kilala si Miss Dayu. Napakagandang kagandahan ni Miss Dayu, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Mas maganda ka, ngumuso si Siyang Yong. Kung manggawas kang magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya, dudurugin kita. Hindi ako mangangahas. Bibigyan kita ng gawain. Ang ekspresyon ni Siyang Yong ay marangal. Hindi alintana kung payag o hindi si Yang Kai, iniutos niya. Bantayan si Little Dayu. Kung may manggawas na mangistorbo sa kanya, sabihin sa akin kaagad at haharapin ko sila. Naririnig mo ba ako? Tahimik na tumanggaw si Yang Kai. Nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon si Siyang Yong. Inabot niya at hinawakan ang sugat sa mukha. Nakaramdam siya ng sakit, humirit siya at naglakad pabalik. Pagkaraan ng ilang hakbang, bigla siyang tumalikod at sinabing, tama, may isa pa. Tandaan mo ang sinabi mo noong nakaraan. Natarante si Yang Kai. Ano ang sinabi ko? Sinabi ni Siyang Yong. Huling beses mong sinabi na ang kita mula sa lupaing ito at sa iyong lupain ay magiging akin. Dahil ang iyong lupain ay walang gaanong kita, kalimutan mo na. Makakakuha ako ng 20 heaven opening pills mula sa lupaing ito bawat taon. Tandaan para ibigay sa akin mamaya. 20 pills. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mapatingin. Ito ay malinaw na kalokohan. Bagamat hindi maliit ang lupaing ito, karaniwang kulang sa pangangalaga si Siyang Yong at buong pusong nakatuon sa Dayu. Bukod sa taunang sahod na natanggap niya bilang handyman, magkano kaya ang dagdag na kita? Ang 20 table tas ay talagang imposible. Ito ay malinaw na pangangikil. Ngayon lang, si Yang Kai ay nagkaroon ng kaunting paghanga sa kanyang pagkahibang, ngunit ngayon ay tila ang puot na taong ito ay talagang puot. Hindi rin siya mapakali na makipagtalo tungkol dito. Sa kanyang kasalukuyang kayamanan, ang 20 heaven opening pills ay talagang hindi gaanong. Kakaalis lang ni Siyang Yong nang lumitaw ang Dayu. Humingi siya ng tawad kay Yang Kai at sinabing, pasensya na, Brother Yang Kai. Nahirapan ka, hindi mo kasalanan. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dulot ng lahat ng Zhou Xing. Kung may dapat sisihin, si Zhou Xing lang ang masisisi nito. Nagtataka siyang lumingon. Sinabi ni Siyang Yong na iniligtas mo ang kanyang buhay. Napangiti ng mapait si Dayu. Hindi naman ganoon kalabis. Maliit na bagay lang.
Noong una siyang dumating sa Fire Spirit Land bilang isang lingkod, nakagawa siya ng ilang mga pagkakamali at pinarusahan. Muntik na siyang mamatay. Casual ko lang siyang pinainom ng Healing Spirit Pill. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil mayroon siyang magandang pundasyon. Wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, naging ganito siya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi sana ako nakialam sa negosyo ng iba. Tumanggaw si Yang Kai bilang pag-unawa. Little Dayu, mabait ka rin. Sa totoo lang, hindi masama ang kanyang kalikasan. Kaya lang medyo mapangapi at masama ang personalidad niya. Bumantong hininga si Dayu. At may isang pag-iisip lang siya. Ngumiti si Yang Kai. Little Dayu, hindi mo ba naisip? Sinulyapan siya ni Dayu. Huwag mo akong pagtawanan. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang taniman, tamad na kausapin si Yang Kai. Simula noong araw na iyon, halos araw-araw na dumadating si Siang Yong at araw-araw siyang binubugbog. Gayunpaman, nag-enjoy siya, kaya unti-unting nazanay si Yang Kai. Minsan, aalis si Siang Yong pagkatapos mabugbog. Minsan, nananatili siya at nakikipag-chat kay Yang Kai. Para lang malaman kung may nangaharas sa Dayu habang wala siya. Sa araw na ito, si Yang Kai ay nag-aalaga ng mga puno ng prutas nang makarinig siya ng isa pang tunog. Pagkatapos, may lumapag sa malapit. Inakala ni Yang Kai na si Siang Yong na naman ito, kaya hindi na siya nag-abala pang lumingon at sa halip ay tumutok sa pag-aalaga ng mga punong namumunga. Sinong mag-aakala na hindi aalis ang kabilang partido? Lingon si Yang Kai na may kaoy na hinala, ngunit nang makita kung sino iyon, mabilis siyang tumalikod at kinuyam ang kanyang mga kamao. Pagbati, Senior Do, sa pagkakataong ito, ito ay hindi si Siang Yong, ngunit si Dorufeng. Si Dorufeng ay hindi na malamig at mayabang. Sa sandaling ito, nakangiti siya na parang simoy ng tagsibol. Nang makita ko ito mula sa itaas, akala ko ikaw iyon. Kaya bumaba ako para tingnan. Oo naman, ikaw talaga iyon. Master, may hinahanap ka ba? Tanong ni Yang Kai. Hindi kita hinahanap, nagpapatrolya lang ako ngayon sa mga halamanan. Ilang araw na lang ay darating na ang punong kaytiwala, kaya sinusuri ko ng maaga para maiwasan ang anumang pagkakamali. Paliwanag ni Dorufeng, nagpakita ng pangunawa si Yang Kai. Ilang buwan na siyang nandito at alam ang karamihan sa impormasyon tungkol sa Kikiao Land. Ang bawat halamanan ay may maliit na kaytiwala tulad ni Zhou Xing na namamahala sa bawat halamanan. Sa itaas niya, may isang punong kaytiwala na namamahala sa buong taniman ng Kikiao Land. Direkta siyang nasa ilalim ng Panginoon ng Langit at tanging sa kanya lamang sumagot. Ang kanyang posisyon ay hindi mas mababa kaysa sa Earth Protector. Kung gayon dapat tayong maging mas maingat. Casual na sagot ni Yang Kai. Hindi siya pamilyar kay Dorufeng. Tumulong lang siya ng kolektahin ni Dorufeng ang Red Sky Golden Flame. Hindi niya alam kung bakit dumating si Dorufeng para kausapin siya. Bagong lugar ba ito? Nang magtanong si Dorufeng, sinulyapan niya si General Si Chen na nakahiga sa ulo ni Yang Kai. Sa huling pagkakataon na nakita niya siya, naisip niya na sinaktan ni Yang Kai si General Si Chen at pinarurusahan siya. Sino ang nakakaalam na sasabihin ng Supremacy na nagustuhan ito ni General Si Chen? Ngayong tiningnan niyang mabuti, napagtanto niya na iyon nga ang nangyari. Si General Si Chen ay nakahiga sa lupa habang nakapikit. Mukha siyang relaxed at masaya. Pareho siyang natuwa at na-curious. Hindi niya alam kung bakit napakahalaga ni Yang Kai sa kanya. Oo, tumanggo si Kai. Pagkatapos ng huling pagkakataon, dinala ako ni Steward Chow dito at ibinigay sa akin ang taniman na ito. Ang sabi niya, ito ay ideya ni Master Do. Sinabi ni Dorufeng, oo, ito ang aking ideya. Malaki ang naiambag mo, kaya dapat kang gantimpalaan. Tila si Zhou Xing ay hindi pabaya at nakahanap ng magandang lugar para sa iyo. Sinabi ni Yang Kai, ang 5,000 Heaven Opening Pills ay isa ng malaking gantimpala. Master, ibinigay mo sa akin ang kapirasong lupang ito. Lubos akong nagpapasalamat, ikinaway ni Dorufeng ang kanyang kamay. Dapat kang gantimpalaan para sa iyong kontribusyon. Nararapat sa iyo iyan, pero ayaw ko. Ngayon, sinali pa nito ang tulala na si Siang Yong at sinaktan siya ng walang dahilan. Gayunpaman, pagkatapos suriin ng kaunti, natitiyak ni Yang Kai na ang gantimpala ay talagang 5,000 Heaven Opening Pills. Hindi ito kinuha ni Zhou Xing. Paano na? Biglang tumingin si Dorufeng kay Yang Kai. Interesado ka bang pumunta sa tabi ko at tulungan ako? Natigilan si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin, Master? Inilagay ni Dorufeng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Kung pupunta ka sa tabi ko, hindi ka na magiging utusan. Magiging disipulo ka ni Kikiao. Hindi mapigilan ni Yang Kai na manlaki ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may nahulog na meat pie mula sa langit at tumama sa kanyang ulo, dahilan para siya ay nahihilo. Ang mga tagapaglingkod ng Fire Spirit Land ay may pinakamababang katayuan,
Ngunit sila ang may pinakamaraming gawaing dapat gawin araw-araw. Sinong alipin ang hindi gustong humiwalay sa katayuang ito? Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Heaven Opening Realm ay makakamit ng isang tao ang ganoong bagay, kaya ang iba't ibang manggagawa ay nagsumikap ng husto sa hindi mabilang na taon upang makaipon ng Heaven Opening Pills upang makabili ng Heaven Opening Materials mula sa merkado. Sino ang mag-aakala na ang isang magandang bagay ay talagang mahuhulog sa kandanggan niyang kay ngayon? Sa katayuan ni Durufeng sa Fire Spirit Land, dahil ibinuka niya ang kanyang bibig, tiyak na hindi siya nagsisinungaling. Sa madaling salita, hanggat pumayag si Yang Kai, maaari siyang agad na humiwalay sa kanyang katayuan bilang isang lingkod at maging isang disipulo ni Kikiao. Ito ay tiyak na magiging maginhawa para sa kanya upang makuha ang recipe ng Heaven Opening Pill. Ngunit, ito ay masyadong kakaiba. Bagamat malaki ang naiambag niya noong nakaraan, nagantihan na siya ng 5,000 Heaven Opening Pills at isang kapirasong lupa. Ngayon, binigyan siya ni Durufeng ng napakagandang regalo. Ano ang iniisip niya? Baka may nakakita sa pamamagitan ng kanyang Wood Elemental Energy. Si Yang Kai ay lihim na nagbabantay. Tila nakita ang kanyang pag-aalinlangan, ngumiti si Durufeng at sinabi. Hindi ito ideya ng Venerable One, ito ay aking sariling napakahalagang oras para makapasok ako sa 4th grade. Sa Scarlet Heaven Golden Flame na ito, makakagawa ako ng isang malaking hakbang pasulong sa aking landas sa 4th grade. Kaya, maaari mo bang maunawaan kung gaano ito kahalaga sa akin? Pagkaraang huminto saglit, sinabi niya. Ngunit makatitiyak ka. Bagamat walang sinabi ang Venerable, mula nang sabihin ko ito, natural na may kumpiyansa akong kumbansihin ang Venerable na tanggalin ang katayuan ng iyong tagapaglingkod. Marshall Peak, Kabanata 3868. Pagtanggi. Ako ay palaging uri ng tao na gumaganti ng mga pitch. Ang Scarlet Firmament Golden Flame na iyon ay napakahalaga sa akin, at ngayong nakuha ko na ito, natural na hindi ko makakalimutan ang iyong pagsusumikap. Ngumiti si Durufeng kay Yang Kai. Paano kung ganito? Interesado ka bang sumama? Wala na akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit tiwala akong matutulungan kitang maabot ang third grade heaven opening sa loob ng 300 taon. Bulalas ni Yang Kai. Third grade heaven opening. Ang third stage splitting heavens ay masasabing ang pinakadakilang pangarap ng isang lingkod, ngunit sa ngayon, wala pang katulong ang nakamit ito. Kung tutusin, kailangan ng malayong lakas ng isang tao para mapawi ang lakas, napakaraming materyales, at ang bawat isa ay lubhang mahalaga. Ang mga lingkod ay hindi makatipid ng sapat na heaven splitting pills. Siyempre, ang layunin ni Yang Kai ay tiyak na hindi limitado sa third grade heaven opening, ngunit bilang isang lingkod, natural na kailangan niyang tumugon bilang isang lingkod. Tumango si Durufeng. Alam kong maswerte ka sa pag-condense ng wood element strength sa itaas ng fourth stage, ngunit dapat mong malaman na ito ay sandali lamang ng swerte. Kahit na mayroon kang wood element strength sa itaas ng fourth stage, nang walang iba pang high grade na materyales, ang iyong kinabukasan sa heaven opening ay magiging limitado. Naiintindihan ko. Tumango si Yang Kai. Mabuti naman at naiintindihan mo. Natatakot lang ako na masyado kang maging maganda sa iyong sarili at masyadong mataas ang inaasahan mo. Sa huli, wala kang makakamit. Maraming salamat sa kabaitan ni Master. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Ngunit naisip ito ni Disciple at naramdaman niyang mas mabuting magtrabaho muna sa taniman. Bakit? Bahagyang natigilan si Durufeng, hindi inaasahan na tatanggihan ni Yang Kai ang kanyang panukala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa sino mang lingkod. Una, 3 buwan pa lang nasa Fire Spirit Land si Disciple. Bagamat nakagawa na ako ng ilang kontribusyon, nakatanggap din ako ng tamang reward. Kapag nalaman ito ng ibang mga katulong, magrereklamo sila na hindi patas si Master. Sa oras na iyon, ang lahat ay magiging mapusok, at ang pag-aalaga sa halamanan ay maaantala. Sino ang mga ngahas? Ngumisi si Durufeng. Sinabi ni Yang Kai, hindi lantaran, ngunit pribado, hindi ko alam. Nag-isip sandali si Durufeng bago tumango. Magpatuloy. Pangalawa, gusto ni Disciple na palamigan ang sarili sa halamanan saglit. Kapag dumating na ang tamang panahon, si Disciple ay magpapasakop kay Master. Sa oras na iyon, walang magsasalita ng kahit ano, at si Disciple ay mas makakatulong sa Master. Hindi tulad ngayon, ang disipulo ay makakaasa lamang sa mga pakpak ng Master at walang makakamit. Tumingin si Durufeng kay Yang Kai. Bihira kang magkaroon ng ganyang puso. Dahil iyon ang kaso, ayos lang. Kapag napag-isipan mo ng mabuti, mahahanap mo na ako. Salamat Master. Pagkatapos magsabi ng ilan pang salita ng pampatibay loob kay Yang Kai, nagpatuloy si Durufeng sa pag-ikot sa taniman.
Nakagawa lang siya ng paraan para makagawa pera, kumikita ng ilang libong heaven opening pills bawat buwan. Bakit niya susundan si Durufeng nang walang dahilan? Kung gagawin niya talaga, mapuputol ang source of income na ito. Ipinangako sa kanya ni Durufeng na makakarating siya sa third grade heaven opening sa loob ng 300 taon. Ang mga materyales na kailangan para maabot ang third grade heaven opening pills ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 110,000 heaven opening pills. Madali niyang maiipon ang halagang ito sa loob ng ilang taon, kaya bakit kailangan niya ng garantiya ni Durufeng? Ang mga sumunod na araw ay napakatahimik, ngunit malinaw na naramdaman niyang kay na ang kapaligiran sa halamanan ay naging tense. Marahil ito ay dahil ang head steward ay darating upang mag-inspeksyon, ngunit ang lahat ng mga tagapaglingkod ay masunurin na nanatili sa kanilang sariling mga teritoryo, maingat na inaalagaan ang mga punong namumunga, natatakot na may mangyari. Maging si Siang Yong ay hindi nang ahas na umalis sa kanyang teritoryo. Malamang ay binigyan siya ni Zhou Xing ng ilang uri ng utos. Nang dumating ang oras, ang mga paghihigpit sa halamanan ay isinaaktibo at ang lahat ay napilitang umalis. Hindi tumigil si Yang Kai at dire-diretsyong bumalik sa silid ng mga tagapaglingkod. Pagkaraan ng ilang sandali, sumugod si Old Fang at Dai Yu at dumiretso sa Market Square. Sa Market Square, abala na naman sila, nangongolekta ng mga insekto mula sa 6 spirit lands. Sa gabi, sa kubo sa Yang Kai, tulad noong nakaraang buwan, umupo silang tatlo sa lupa at hinati ang mga samsam. Gayunpaman, ang pag-aani sa oras na ito ay higit pa kaysa sa huling pagkakataon. Noong nakaraan, ang mga kinatawan ng mga espiritual na lupain ay nag-aalinlangan at hindi nang ahas na bumili ng marami ng sabay-sabay. Maliban kay Yu Zuping, na puno ng tapang, ang iba ay bumili lamang ng 600 insekto sa pinakamarami. Gayunpaman, pagkatapos matikman ang tamis ng isang beses, hindi na sila nagdalawang isip pa. Sa pagkakataong ito, bumili sila ng higit sa 12,000 insekto mula sa buong Spirit Lands. Kasama ang mga insekto na binili nila ngayong buwan sa Fire Spirit Lands, mayroon silang mga 15,000 insekto. Matapos pakainin ang dakilang heneral sa isang buong araw at gabi, kahit na may gana sa pagkain ng dakilang heneral, nang umalis siya sa Yang Kai, siya ay medyo busog. Unti-unti siyang naglakad, para siyang lasing. Pagkatapos bawasin ang mga gastos, ang kita ngayong buwan ay halos 10,000 opening heaven pills. Ayon sa nakaraang kasunduan, ang Old Fang at Dai Yu ay kumuha ng tig 10% na 1,000, at ang natitirang 8,000 ay napunta kay Yang Kai. Namumula ang mga mata ni Old Fang, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pananabik. Naisip niya kung paano siya nagsumikap na makaipon ng opening heaven pills sa daan-daang taon. Sa tuwing gagamit siya ng isa, kailangan niyang maging maingat, ngunit ngayon ay nakaupo lamang siya doon at nangongolekta ng pera. Hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon at masasakal sa emosyon. Natawa si Yang Kai at tinapik siya sa balikat. Old Fang, bakit ka umiiyak? Ito ay simula pa lang. Ang mga magagandang araw ay nasa unahan pa. Pinunasan ni Old Fang ang gilid ng kanyang mga mata at sinabing. Umiiyak ako. Bakit hindi ka pumunta sa Fire Spirit Lands ilang daang taon na ang nakakaraan? Kung mas maaga kang dumating, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang matandang ito para paikliin ang second rank. Kung ang matandang ito ay i-condensed ang fourth rank at umakyat sa fourth rank, mabubuksan niya ang langit. Sa kasamaang palad, ngayong naitakda na ang tono, wala nang pagkakataong baguhin ito. Hindi man lang ako pinanganak ilang daang taon na ang nakalipas. Ngumisi si Yang Kai, at nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Gaano kabihira ang mga materyales ng fourth rank sa Fire Spirit Lands? Kahit na mayroon kang sapat na opening heaven pills, hindi mo pa rin ito mabibili. Dapat kang makontento kung maaari mong i-condense ang second rank. Tumanggaw si Old Fang. Totoo iyon, kontento na ako, kontento na ako. Ang kanyang orihinal na layunin ay upang paikliin ang ikalawang ranggo at buksan ang kalangitan. Siya ay nagsumikap na makaipon ng opening heaven pills para sa layuning ito, kaya ano ang dapat hindi masiyahan ngayon? Ngumiti si Dai Yu sa gilid. Ayon sa aming kasalukuyang kita, kailangan lang namin ng 1-2 opening heaven pills para makabili ng isang set ng mga materyales, ngunit hindi pa rin namin maikukumpara si Little Brother Yang Kai. Sino ang makakapagkumpara sa kanya? Mapait na ngumiti si Old Fang. Nang makatanggap si Yang Kai ng 5,000 opening heaven pills bilang reward, akala niya ay sapat na ito, ngunit ngayon ang buwan ng kita ni Yang Kai ay 8,000. Paano kung bigyan kita ng 10%? Tumingin si Yang Kai sa kanila. Nagkatinginan sina Dai Yu at Old Fang at ikinaway ang kanilang mga kamay, hindi, 10% ay 10%. Kung kailangan namin ng opening heaven pills sa hinaharap, maaari naming hiramin ang mga ito sa iyo.
Ayos din yan. Tumanggo si Yang Kai. Bigla niyang naalala ang isang bagay at nagtanong. Tama, kung ang mga manggagawa ay bumili ng mga materyales at nais na ay condense ang mga ito, paano ang taniman? Hindi naman nila kayang alagaan at ay absorb ng sabay, diba? Paliwanag ni Dayu. Maaari silang mag-apply para sa pag-iisa. Kung gusto mong tumakbo ang kabayo, kailangan mong hayaang kumain ng damo ang kabayo. Medyo makatao ang kikiyawlan tungkol dito. Tumanggo si Old Fang. Tama, basta kailangan mong uminom ng Opening Heaven Pills, maaari kang mag-apply para sa pag-iisa. Siyempre, depende ito sa mga lokal na tagapamahala. Kung napakaraming tao ang pumunta sa pag-iisa ng sabay-sabay, walang mag-aalaga sa halamanan. Sinabi ni Dayu, kaya ang bagay na ito ay nakasalalay pa rin sa kung aprubahan ng mga tagapamahala o hindi. Kahit na mag-apply ka, maaaring kailanganin mong maghintay ng 10 o 20 taon o mas matagal pa bago ito ang iyong turn. Minsan akong nag-apply para mag-seclusion at naghintay ng 50 taon. Tumawa si Yang Kai. Kung mag-a-apply ako, tiyak na hindi papayag si Zhou Xing. Pagkaraan ng ilang sandali, naghiwa-hiwalay silang tatlo. Sina Yang Kai at Old Fang ay bibisitang muli sa lungsod. Malaki ang kinita nila sa pagkakataong ito at nais nilang samantalahin ang katotohanan na hindi pa sarado ang lungsod para magsaya. Dahil ayaw pumunta ni Dayu, ang dalawa sa hindi nila siya pinilit. Ang pag-inom at paglilibang ay talagang hindi bagay sa mga babae. Pagbalik nila mula sa lungsod, dumiretso si Yang Kai sa kubo ni Dayu at kumatok sa pinto. Medyo nagulat si Dayu at pinapasok siya, dinadala sa kanya ang isang tasa ng tsaa at nagtatanong na nagtataka. Ano ang problema? Wala. Makahulugang ngumisi si Yang Kai at misteryosong naglabas ng isang bagay mula sa kanyang space ring. May gusto lang akong ibigay sa iyo, tingnan mo kung gusto mo. Bahagyang namula si Dayu at nagtanong. Pumunta ka dito para bigyan ako ng isang bagay. Ano ito? Tingnan mo ang iyong sarili. Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Sinaman siya ni Dayu ng tingin bago tumingin sa ibaba at nakita ang isang maselang kahon na nakalagay sa harapan niya. Hindi ito isang kahon na gawa sa purong kahoy na ginagamit sa paghuli ng mga insekto, ngunit sa halip ay isa pang uri na mukhang pamilyar. Napagtanto kung ano ang nasa loob ng kahon na ito, tumangala siya kay Yang Kai at nagtanong. Hindi mo binili iyon, di ba? Hulaan mo. Natigilan si Yang Kai, sinabi Dayu. Narito ako sa loob ng 1,000 taon at nagpunta sa lugar na iyon upang bumili ng mga bagay. Nakikilala ko ang kahon na ito. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang kahon. Sa loob ng kahon ay may kakaibang bagay na patuloy na umiikot at nagbabago ng hugis. Napuno ito ng metal elemental energy. Vestal Golden Do. Bahagyang napabuntong hininga si Dayu. Ito talaga, bakit mo binili? Ngumiti si Yang Kai at sinabi. Napagkasundoan natin noon na bibilhin ko ito para sa iyo sa hinaharap. Biro lang yon. Hindi. Ito ay masyadong mahalaga, dapat mong bawiin ito. Umiling si Dayu. Ang isang material na third grade ay nagkakahalaga ng 16,000 heaven opening pills sa heaven opening hall. Tuwing pumupunta siya sa syudad, tanging tingin lang ang natatanaw niya at hindi niya akalain na balang araw ay mabibili niya ito, ngunit ngayon ay nakaupo na ito sa harapan niya. Pagkasabi nito, isinara niya ang kahon at itinulak ito sa harap ni Yang Kai. Dahil binigay ko na sa'yo, hindi ko nababawiin. Itinulak ni Yang Kai pabalik ang kahon at seryosong sinabi. Kung wala akong mapagkukunang pinansyal, hindi ko iisipin ito, ngunit dahil mayroon akong sapat na heaven opening pills, natural na kailangan kong tuparin ang aking pangako. At saka, noong una akong dumating sa Fire Spirit Land, malaki ang naitulong mo sa akin, kaya isaalang-alang mo itong regalo ng pasasalamat. Gusto pa rin tumanggi ni Dayu, ngunit sinabi ni Yang Kai. Walang silbi na bawiin ko ito, hindi ko maibabalik iyon, di ba? Itago mo ito para sa iyong sarili, darating ang panahon na kakailanganin mo ito sa hinaharap. Umiling si Yang Kai, ang ambisyon ko ay hindi maging isang third grade treasure. Bahagyang natigilan si Dayu.